Ito po ay may kaugnayan sa natamong porsyento na napakataas ng ating Pangulo sa katatapos lamang na Social Weather Station Survey na isinagawa po noong Disyembre. Ito po ay nagpapakita na ang ating Pangulo, kahit patuloy po nilang tinatangkang pabagsakin sa pamamagitan po ng paninira sa taong bayan at sa harapan ng publiko, ay patuloy naman pong minamahal at sinusuportahan nating mga Pilipino, majority of us, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, ayon po dito sa balita kahapon, ito nga po, SWS surveys very good satisfaction rating encouraging. Ito po ang naging pahayag ni Pangulong Marcos, kasi tinanong siya doon po sa naging brief interview sa kanya ng Presidential Communications Office kung ano ba ang masasabi niya sa recent survey na isinagawa ng SWS. At ayon nga po dito sa ating Pangulo, pakinggan po natin siya, no? It will involve and also for the planning. There's a great deal of work to do, pero nakikita na namin kung paano gagawin. So that's what we will work on for now. Sir, yung SWS survey, reaction on your improved rating? But it's always encouraging to know that naunawaan ng tao yung aming ginagawa. So we'll just keep going and keep everybody informed kung ano yung aming ginagawa. Thank you, sir. Yan. Diba, yun yung naging pahayag ng ating mahal na Pangulo. To be more specific, syempre puntahan po natin itong news article mula po sa Philippine News Agency. Dinescribe po ito ng ating Pangulo na very encouraging. Basahin ko po ang balita. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday described as encouraging the latest Social Weather Station survey showing that 75% of adult Filipinos are satisfied with his performance in the fourth quarter of 2022 from October to December. Simply stated, tatlo sa apat na Pilipino satisfied sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. At ito yung mga panahon kung kailan napaka-crucial ng situations. Ang ating bansa ay kumakaharap sa problema sa larangan ng agrikultura kung saan ang mga produkto na nito ay patuloy na tumataas sa merkado, lalong-lalo na ang sibuyas. Pero marahil dahil po sa tayo po ay patuloy na nagtitiwala at nakikita naman natin ang pagsusumikap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng mabuting buhay ang bawat Pilipino, hindi po tayo nagpadala sa mga paninira na ginamit ng mga anti-Marcos diyan po sa isyu sa agrikultura. Kaya naman, katulad nung sinambit natin kanina, tatlo sa apat na Pilipino ang naniniwala na maayos ang sistema ng ating mahal na Pangulo. Ano, sa kanyang pamamahala, dito po sa kanyang, sa ating gobyerno noong October, November at saka December 2022. Sabi po ng Pangulo dito na napanood po natin kanina sa video, I don't really look at surveys kasi. But it's always encouraging to know that nauunawaan ng tao yung aming ginagawa. Okay? Ngayon, pag-aralan natin, suriin natin ito pong pahayag ng ating mahal na Pangulo. Yung sinabi niya na hindi siya naniniwala, yung kanyang sinabi na hindi siya masyadong tumitingin sa survey. Kasi, alam nyo ang ating Pangulo, kahit noong panahon ng halalan, siya po ang isang tao na hindi nagde-defend doon sa nakikita lamang. Kung hindi doon sa maaari pang magawa at maging resulta nito sa hinaharap. Diba, ang taas-taas na ng ratings ng ating mahal na Pangulo noon sa mga survey, winnable talaga siya. Yet, makikita po natin na hindi po sila tumigil ni Vice President Sara Duterte noon sa pangangampanya sa tao. Di po sila nag-relax. In other words, mga tol, hindi sila naging complacent, naging pabaya sa kanilang mga ginagawa sa panahon ng halalan. At ito ay nagresulta sa victory ng ating Pangulo at ng ating ikalawang Pangulo. And for the first time in the history of the country, nagkaroon po tayo
ng majority president at saka vice president. Ano, sa vice president, marami ng pagkakataon na nagkaroon tayo ng majority vice president. Pero sa president, simula nung 1987 constitution, nung nagkaroon po tayo ng multi-party system, wala po may isang presidente ang nanalo bilang majority president. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang. Yung isa ng agaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng revolutionary government, tapos in-speed up ang pagtatatag ng panibagong konstitusyon, si Corazon Aquino yung tinutukoy ko. Yung isa, sinasabi ng daya daw, kasi ang sinasabing panalo daw doon, si Senator Miriam Santiago, pero wala rin nangyari sa kanyang protesta kasi noong 1995 tumakbo siya sa pagka-senador, kaya inabandon niya ngayon yung kanyang protesta. Noong 1998, si dating Pangulong Ejercito Estrada nanalo, yet hindi pa rin po siya majority president. Maraming bumoto sa kanya, pero pag pinagsama-sama mo yung boto ng mga kalaban niya sa pagkapangulo, tatalunin pa rin siya. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nagkaroon din ng issue sa eleksyon noon, ng kalaban niya, ang dating namayapang action star na si Fernando Po Senior, Fernando Po Junior, hindi rin po majority president. Si dating Noynoy Aquino, ganun din. Ang Duterte presidency, ganun din. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos ang nakakuha ng majority votes mula po sa Pilipino. Ngayon, ano ang naging ano ang kadahilanan niyan? Ito po, yung paniniwala ng ating Pangulo na kahit nararamdaman na ng taong bayan, na kahit nakikita niya na na-satisfied ang taong bayan, ay patuloy lamang siyang magtatrabaho. Sabi niya nga rito, di ba? Sana, sa ang sinasabi niya rito is natutuwa siya at nakakapagpainganyo sa kanya na nauunawaan nating mga Pilipino ang kanilang ginagawa. O, ano pang dinagdag niyang pahayag? So we will just keep going and keep everybody informed kung ano yung aming ginagawa. O magpapatuloy po sila sa kanilang mga proyekto sa kasalukuyan at dapat na ikakaskade na ipapaalam ito sa publiko. At salamat sa mga vlogger na hindi maritisan lamang ang topic sa kanilang mga channel. Napakahalaga na every now and then, kahit hindi po interested para sa ating mga manonood ang mga pag-uusapan, pero dapat na i-deliver po natin ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakalipas na buwan at ang mga plano nito sa kasalukuyan at sa hinaharap. Alam nyo, kung babalikan lamang ulit natin yung mga mabubuting ginawa ng ating Pangulo, ay napakarami. Pero isimplified na lang natin sa mga statement na aking babanggitin. Halimbawa, sa larangan po ng Department of Information and Communication Technology, alam natin na ang proseso po ng digitalization ay patuloy na pong namamayani ngayon sa ating lipunan o patuloy na pong nagaganap. Ang isa sa pinakamagandang halimbawa niyan, yung landmark laws na naisabatas nga o yung particular na batas na SIM Card Registration Act of 2022. Ang maganda kasi dito sa SIM Card Registration Act of 2022, mapapabilis po nito yung proseso ng ugnayan ng bawat Pilipino dahil ang mga gumagamit ngayon ng SIM card ay rehistrado na at alam naman po natin na kapag rehistrado na, madali na po ang pagkakakilanlan. Higit sa lahat, ang primary intention po niyan ay makaiwas po sa mga maling or sa mga illegal activity or irregularidad perpetrated using SIM card, ano? At isa pang mga magandang proyekto sa DICT, yung pagkakaroon po ng ating mga kababayang Pilipino ng internet connectivity, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Sa nakalipas na mga taon, bagamat nasa internet age na tayo, ay para po silang mga primitibong tao na wala pong connection sa internet. Dahil po sa ating Pangulo, yung broadband ng masa program, nagkaroon na po sila ng connectivity at ngayon nalalaman na po nila ang mga programa ng ating gobyerno at iba pang mga balita na dapat nilang malaman sa araw-araw. At nandyan din po yung pagpapalakas sa larangan po ng agrikultura. Alam naman natin na ang agriculture ay talagang napabayaan sa mga nakalipas na taon, pero sa tanging ang Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nagmuling bumuhay dito sa kanyang pamumuno. Yet, hindi naman po yan masosolve sa isang iglap lamang. 7 buwan na po siyang nanunungkulan bilang
Secretary ng Department of Agriculture, hindi pa rin natin siya pwedeng sisihin dyan dahil ang mga problema na naiwan sa Department of Agriculture ay talagang napakalalim na, ayon nga po sa ating Pangulo, hindi kayang solusyonan ng isang pangkaraniwang sekretary lamang. Kaya siguro bago bitawan niya ng ating Pangulo, kapag ka medyo maayos na ang sistema dyan po sa Department of Agriculture. Sa larangan ng enerhiya, alam naman natin ang Pangulo, pinopromote talaga ang renewable energy kasi alam niya na ang traditional energy na nakukuha po natin sa mga fossil fuels ay napakamahal at the same time sumisira po sa ating kalikasan. Kaya naman sa kanyang mga inisyatibo, nagkaroon na po o itinatayo na po, sinisimulan na ang proyekto sa Norte, bandang Isabela, Cagayan, ng isang mega power plant na makakapag-produce ng 440 megawatts. At ito, para sa madaling pangunawa, could be translated sa pangangailangan ng enerhiya ng 1,000,000 pamilya. Meron din pong proyekto sa Mindanao na sinisimulan na ngayon sa larangan ng enerhiya. At sinisikap din po ng ating Pangulo na palaganapin ang solar power system sa buong bansa. Higit sa lahat, ang pinakadirektang pagtulong ng ating Pangulo ay ang pag-uutos niya sa pamamagitan ng executive order na ialis ang tax o babaan ang tax ng mga papasok ng mga electric motor vehicle dito sa ating bansa. Nang sa ganon, ito po ay maibenta ng mura sa merkado at makapag-engganyo para po sa ating mga kababayang Pilipino na tangkilikin ang mga electric motor vehicles o electric vehicles, ano? Tapos at napakarami pa pagdating sa larangan po ng peace and order, nandiyan po nakikita natin na talagang patuloy ang ating gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan. Alam nyo, mauubos nung isang oras natin sa live streaming kapag binalikan ko po ang lahat ng yan, pero gusto ko lamang bigyan ng emphasis na yan po ang nararamdaman at nauunawaan ng taong bayan, kaya patuloy po tayong nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, puntahan po natin ang particular ng survey. Sabi po dito sa SWS survey na isinagawa noong December 10 to 14, ang satisfaction rating po ng ating Pangulo ay tumaas ng 4 puntos mula po sa 71% noong October 2022 hanggang 75% noong mga nakaraang buwan. Para mas maunawaan po natin ano ba yung October 2022 survey, ang sakop po nito ay yung third quarter. Ang third quarter, iyan po yung umpisa ng panunungkulan ng ating mahal na Pangulo mula po noong July, August at saka September. Ngayon, ito ay nagresulta sa magandang porsyento, 71% noong October. Tapos noong October, November at December naman na nilabas ngayong February, nakita po na mas tumaas po ito ng 4 puntos. Kaya nga po ito ay 75% na ayon nga sa ating mga eksperto sa larangan po ng survey ay maikukonsiderang excellent or very good or excellent pagdating po sa evaluations. Okay, sabi pa po dito ang dissatisfaction. Yung pagkakadismaya ng tao sa pamumuno ng ating Pangulo ay nabawasan pa. Ano? Mula po sa 8%, bumaba po ito sa 7% na lamang. At syempre, meron pong mga undecided. Pero itong mga undecided still bumaba pa rin. Ibig sabihin, mas nagiging aware na ang tao ngayon sa ating pamahalaan at sa mga ginagawa nito. Mula sa 21%, naging 18% na lamang ang mga walang pakialam. O sabi pa po dito, the resulting net satisfaction rating is positive 68, classified by SWS as very good. This is 5 points up from very good, positive 63 noong October 2022. SWS classifies net satisfaction rating of plus 70 and above as excellent. Kaya yung nakuha ng ating Pangulo na 75% ay excellent. Kung ikukonsidera po natin ito pong classification for satisfaction ng SWS. Okay, sabi pa po dito, Marcos net satisfaction was highest in Mindanao
at an excellent positive 72, followed by very good levels in Balance Luzon, positive 68, at sa Visayas, positive 67, at saka Metro Manila, positive 65. Ngayon, bakit kaya ganito ang naging resulta ng survey? Mas mataas sa Mindanao. Marahil mas kontento ngayon ang mga taga Mindanao sa mga polisiya na ipinatutupad ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi natin masisisi ang mga taga Maynila, ang National Capital Region, kung bakit positive 65 lamang ang net satisfaction rating ng ating Pangulo. E alam naman natin na ang palaging sentro ng problema, hindi natin maikakailayan every now and then ng bansa, ay nandito po sa National Capital Region. Kung saan ang komersyo ay talagang napaka-active, ang merkado, ang ekonomiya, patuloy talagang gumagalaw. Siyempre, bahagi ng ekonomiya ang mga presyo ng bilihin na kung saan nararamdaman din po ng taong bayan na mataas ito sa kasalukuyan. Marahil yan din po yung mga factors kung bakit nalilimitahan yung satisfaction ng ating net rating ng ating Pangulo dito po sa Kalakang, Maynila. Pero kung titingnan po natin ang mas malalim, hindi naman po kasi kasalanan ng ating Pangulo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan po ay global activity. Ang inflation po sa katotohanan ay nangyayari hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami po sa inyo ang nagpapatotoo na sa inyong mga bansang kinaroroonan ay napakataas po ng presyo ng bilihin. Sa katunayan, nung pumunta po ang ating Pangulo sa Belgium, saka sa Switzerland, ang kanilang inflation rate ay napakataas, abot po ng 10%. Eh dito po sa atin, bagamat nakalulungkot pa rin, eh umabot po ng 8.7% nitong January. At ine-expect pa po iyan na tataas sa buwan po ng February at saka March. Pero sa projection po ng ating gobyerno, yan po ay unti-unting bababa mula po sa Abril hanggang sa mga susunod na buwan. Dahil ayon po sa ating gobyerno, unti-unti na daw po nating mararamdaman ang mga programa at polisiya na pinatutupad po ng kasalukuyang gobyerno, siyempre na pinamamalahan po ng ating Pangulong Marcos Jr. Okay, tuloy pa po natin dito ang balita. Compared to October 2022, net satisfaction with President Marcos did not change from positive 72 in Mindanao and positive 65 in Metro Manila. However, it rose by 11 points from positive 56 in the Visayas and positive 8 points from 60 in Balance Luzon. By local, his net satisfaction was higher in rural areas at an excellent positive 74 than in urban areas at a very good positive 62. Makikita po natin dito na ang mga taga-probinsya ay satisfied sa ating Pangulo. Marahil ito na po yung unti-unting epekto ng pagbibigay po ng atensyon ng ating Pangulo sa agrikultura. Ngayon, kapag ka ang agrikultura ay gumaganda na sa mga probinsya, kasi yan po yung pinanggagalingan ng ating mga produkto, at eventually, maging maganda ang produksyon dyan, pag yan na idala po dito sa Manila, sa mga urban areas, at maramdaman na rin ng ating mga kababayang Pilipino, I believe, tataas po yung patuloy pong tataas ang satisfaction rating ng ating Pangulo dito po sa urban areas. Okay, ang mga tinanong po dito ay abot po sa 1,200 respondents. Ito po ay isinagawa noong December 2022 at ang mga edad na natanong ay naglalaro po sa edad na 18 years old and above. Siyempre, ano? Kasi kapag ka minor de edad, kinakailangan pa ng permiso ng magulang. But anyway, mga tol, ang point ko lang naman dito is bigyan po natin ng emphasis na ang Pangulo po natin ay nagtatrabaho, nagsusumikap na gawin ang lahat para po sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Dito makikita natin na kahit ganun ang kanyang nakuhang satisfaction rate o satisfaction net rating o net satisfaction rating sa survey, makikita po natin ang pagpapakumbaba pa din ng ating Pangulo at hindi po nagbubuhat ng sarili niyang bangko at itinataas na ang kanyang gobyerno ay napakagaling, pero tayo na ang magsabi na ako
I am very much satisfied, syempre, bias ako para sa ating mahal na Pangulo, sa kanyang mga paglilingkod na ginagawa sa ating bayan. I hope itong balita na ito, katulad ng mga magagandang balita ng ibang mga vlogger na inyo pong pinapanood, eh, i-share po natin nang sa ganon yung mga hindi po masyadong aware sa mga nangyayari sa politika at sa gobyerno kapag ka from time to time nag-open po sila ng kanilang mga social media accounts, eh baka mahagi po nila ang balita na ito at makita nila na ito ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno at higit sa lahat, gobyerno na nagbibigay ng pag-asa para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga tol.